Hello guys! Ito nga pala ang Toto and Kiko TV. At ngayong araw na ito ay isishare ko sa inyo kung papaano nga ba maging isang joyride biker sa loob ng isang araw lang. Tama ka! Hindi dalawa, hindi tatlo, kundi sa loob ng isang araw ay pwede ka nang maging isang joyride biker. Unang-una ay pumunta ka sa pinakamalapit na joyride center sa inyong lugar. Kaya naman, pumunta ako sa second floor park and ride sa May Loton, Manila. Ito ay malapit sa SM Manila at Manila City Hall. Kapag umakyat na kayo dito, ay paparahin kayo ng guard at ipapalista sa inyo ang inyong mga contact number, pangalan at ang inyong sadya. Mas maganda kung mag-online registration na tayo bago pumunta sa Joyride Center at dalhin ang mga orihinal na dokumento na hinihingi ni Joyride. At pagkatapos ng inyong registration ay screenshot ninyo ang reference number sa inyong Google form. Pagkatapos ay may ibibigay sa inyo na form. Pipilapan ninyo at papababain kayo para naman sa verification ng inyong mga dokumento. Pagkatapos ng verification ay driving skills naman. Dito sinusubok ang kakayahan ng isang driver. Sumunod at makinig ng maigi sa sinasabi ng facilitator upang malaman kung ano ang dapat at hindi dapat gawin, katulad ng paglapag ng paa, hindi pagbusina, at hindi pag-stop sa tamang lugar. Pagkatapos ng driving skills, ay i-check naman ang inyong motor. Sa akin, bumalik ako kinabukasan dahil bawal ang mga accessories na nakalagay sa aking motor, katulad ng slider, axle cap sa harap na gulong, modified taillight, bar and handlebar. Mas maganda kung pupunta ka sa Joyride Center ay naka-all stock ang inyong motor para iwas hassle. Pagkatapos ay may orientation ng 1 PM hanggang 3 PM. Pero huwag kang mag-alala kasi sobrang kwela at bibo ng mga facilitator. Kapag naipasa mo ang driving skills, verified at kompleto na ang inyong mga requirements, at nakapag-attend ng orientation, diretso ka na sa payment at pwede din na installment, kung saan mayroong dalawang helmet, dalawang jersey, isang vest, isang ID, at isang belt. Sa aking experience, mababait at professional, kwela ang mga staff dito. Kaya huwag na huwag kayong mahihiya na lumapit at magtanong kung may mga katanungan.